Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tama ng minsay, umibig at nagmahal sa'yo ng labis. Sana pinagtapan kita nung una pa. Nagkamali ako, Yanie. Kapag napin ko, ikaw. Nandito po tayo ngayon sa labas ng courthouse para sa pag-release kay Brennan Zarate Gala. Siya ang pangunahing suspect sa pagkamatay ni Eric Gonzalez at kusa siyang sumuko sa batas matapos ang insidente. Kasalanan nila ito. Kaya huwag ka na magpakita sa akin. Kayo ng anak mo. You're as good as dead to us. Ala, Yanie, anong ginagawa mo dito? Ah, nag-aabang ako ng masasakyan. Teka. Nagdididikit ka ngayon kay Yanie, ha? Sasabihin mo ba yung kay Brennan? Ano ngayon kung sabihin ko? Masama bang tulungan ko sila? Kailangan natin makuha ng testimony ni Megan. Sa testimony niya, makikita nila that Brennan was a good husband at si Megan ang nangangaliwa. Ano ba ang gusto mo? Tulungan si Brennan makalabas sa kulungan. I want to help him and I need something from you. What is it? Kailangan mo umakyat sa witness stand. Kailangan ko ng testimony mo. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Hindi mo kaya? Mag-testify lang, hindi mo kaya. Pero okay lang sa konsensya mo, magbulok yung asawa mo sa kulungan? Paano kung sinabi ni Brennan, hindi niya kaya manatili dun sa loob? But you don't get it because he doesn't have a choice. Meaning you, my dear, do not have a choice. You will testify. Hi, Yanie. Bye. Okay ka lang? I'm fine. May pinapagawa lang sa akin si Cassandra. Ano daw yun? Gusto niya akong mag-witness. Yanie, hindi ko kaya. Hindi ko kayang aminin yung mga kasalanan ko. Hindi ko kayang sabihin lahat ng pagkakamali ko. Megan, kailangan mong kayanin. Kailangan mong gawin to para kay Brennan. Utang mo to sa kanya. Di sana kung kinaya mo dati, hindi naaabot dito sa lahat. Megan, sa'yo nakasalalay ang buhay at kalayaan ni Brennan. Sana man lang gawin mo to para sa kanya na makabawi ka sa mga pagkukulang mo sa kanya. Ganap ang paglilitis sa kaso ni Brennan Zarate Gala. May ilang witness na ang umupo para magbigay ng kani-kanilang mga testimonya. Marami ang nakakita kay Brennan na pumasok sa hotel room kung saan natagpo ang patay ang biktima si Eric Gonzalez. Marami rin naman na nagsasabing galit na galit ito na pumasok sa hotel na mismong pagmamayari ng kanyang asawa. Ngayong araw, hinihintay natin ang pagdating ng isa sa pinaka-importanting testigo ngayong araw. Ito nga ang asawa mismo ni Brennan Zarate Gala na si Megan Villarreal. Can you tell us, bakit ka nandito ngayon, Mrs. Galang? Para po tumestigo para sa asawa ko. Pero anong alam mo tungkol sa kasong to? Wala po. Maliban sa alam kong inosento siya sa salang murder. Bakit mo naman nasabi yan? Matagal na po kami nagsasama. Sa haba ng panahon at ilang taon na magkakilala kami, alam kong hindi niya kayang pumatay ng tao. So, sa ilang taon yung pagsasama, sasabi mo bang kilalang kilala ka ng asawa mo? Inuulit ko yung tanong ko, Mrs. Galang. Kilalang kilala ka ba ng nasasakdal bilang asawa? Counsel, bakit mo tinatanong yan? Dahil makatulong siya sa defense ko, Your Honor. Let me remind you, Counsel, hindi nasasakdal ang nasa witness stand, kundi testigo. Thank you, Your Honor. Proceed. Tatanungin kita ulit. Kilalang kilala ka ba ng asawa mo? Opo. Alam niya lahat tungkol sa'yo.
Opo. Pati ang pagtataksil mo sa kanya? Mrs. Galang, inuulit ko. Alam ba ng asawa mo tungkol sa pagtataksil mo? Opo. Napag-usapan namin yun at nakapag... Napatawad niya po ako. Kilala ba niya kung sino yung third party? Papa. Mrs. Galang, would you mind telling all of us here who he is? Eric Gonzalez. Ang ating biktima. Alam rin ba ng asawa mo na si Mr. Gonzalez ay ang totoong ama ni 30? Counsel, be careful with your questions. Baka lalong ma-implicate ang nasasaktan. Thank you, Your Honor. Proceed. You may answer the question now, Megan. Opo. Nalaman niya po nung gabing namatay si Eric. So tulad ng sinabi mo, nalaman ni Mr. Galang ang totoo nung gabing nangyari ang lahat ng to. Would you mind sharing with us how this all happened? Tinakas ni Eric yung anak ko. Nasa theme park kami. Kinuha niya si 30, tapos tinawagan niya ako. Pinagbantaan niya ako. Kaya pinuntahan ko yung anak ko dahil natakot ako para sa anak ko. Kaya pumunta ka doon? Opo. Pagkatapos? Dinala niya kami sa isang park. Nakatakas kami. Umuwi kami ng bahay, sinabi ko lahat sa asawa ko. Doon niya nalaman lahat. Pagkatapos umalis siya. Umalis siya para sabihin kay Eric na lubayan na kami. No further questions. Prosecutor, your turn. Siguraduhin mo lang na mga tanong mo ay masasagot ng oo o hindi. Yes, thank you very much, Your Honor. Mrs. Galang, sinasabi mo sa hukumang ito na nagkaroon kayo ng relasyon ng biktima. Tama po ba? Opo. At sinasabi mo rin, Mrs. Galang, na kinidnap ka at ang iyong anak ng dati mong karelasyon na siyang biktima. Opo. Pero bakit hindi niyo po inireport agad dito sa mga pulis? Maari kayang dahil kayo ay natakot? Opo. Natakot po kayo na baka malaman ng inyong asawa na siyang nasasakdal na kayo ang magkasama? Opo. Dahil ayoko mag-isip pa siya ng hindi. Sagutin mo lang ng oo o hindi ang mga tanong. Thank you, Your Honor. Opo. Pero nalaman din naman niya agad ito dahil pagbalik mo, eh sinabi mo naman sa asawa mo, hindi po ba? Sa palagay niyo po ba ito ang naging dahilan kung bakit nasinugod ang biktima? Hindi ko po alam. Pero bago po nangyari ito, hindi ba't nagkausap na kayong mag-asawa? Inamin muna sa kanya na nagkaroon ka ng relasyon kay Eric Gonzalez, tama po ba? Opo. At nag-usap kayo at nagkasundong dalawa, na iiwasan mo na si Eric Gonzalez at gagawin mo lahat ng magagawa mo para maayos ang relasyon niyong mag-asawa. Tama po? Opo. At ilang araw din naman po ang nakalipas nang mangyari yon, hindi ba? Bago nangyari ang krimen. Opo.
At sa loob ng ilang araw na yon, ay nagkaroon kayo ng sapat na oras para pagplanuhan ninyong mag-asawa kung paano nyo gagawin na mawala sa buhay ninyo si Eric Gonzalez. Hindi ba ito tama? Opo. I have no further questions, Your Honor. Sandali! Your Honor, hindi yun ang ibig kong sabihin! Sandali lang po, hindi yun magagawa ng asawa ko! Hindi niya kayang pumatay! Order in the court! Order! Hindi po namin pinagplanuhan, hindi! Hindi po namin yung ginawa! Order in the court! Order in the court! Your Honor, hindi yun magagawa ng asawa ko! Order in the court! Sorry. Hindi yun ang ibig kong sabihin! Galang, Mrs. Galang, totoo po bang may relasyon kayo ng biktima? Ano pong mas mahalaga sa inyo? Ang asawa niyo o ang kalaguyo niyo? I'm glad that it's out in the open. Pero naawa ako sa kapatid ko. Tinurotot na nga siya ng asawa niya. Pinagbibintangan pa siya ngayon pumatay sa kalaguyo ng asawa niya. Ano po ang siya ng gawin ng pamilya labang kay Miss Megan? Action? Wala. Hindi kami ganyan. Pero di ba po malaking bagay yun? Kasi may lalaki siya. Ano pong nararamdaman niyo tungkol dito? Hindi mahalaga kung anong nararamdaman. Ang mahalaga ay nararamdaman ng kapatid ko. Natural ang suporta ko nandun sa kadugo. Mukhang malabo na yung kaso ni Brennan, no? Jessy, ano ginagawa mo dito? Nanonood! Eh, sayang naman yung drama. Hindi mo panood eh. Parang pantay na sheriff pala tigay, no? Debiro lang. Pauwi ka na ba? Atid na kita. Kotse mo? Oo. Nakuha ko second hand lang. Okay ba? Paano mo nabili yan? Boss ko eh, galante. Medyo malakas magbigay, kaya bonus na rin. Baka naman illegal yan. Justin, wala akong alam na trabahong legal na ganyan magbayad. Yanie, sa tingin mo papasok ako na hindi ganyan. Parang hindi mo naman ako kilala. Ang illegal, yung sa totoo lang, yung nakapusas. Ako si Brennan. Anong ginagawa mo dito? Papa, Socorro. Anong ginagawa mo dito sa labas? Di ba dapat nakakulong ka? Kaya pala hindi mo kaya ipagtanggol ang anak ko dahil kasabwat ka. Napakawalang iya nyo. Pinagplanuhan nyo ang lahat! Socorro, hindi! Hindi ko masasabi gusto ko yung ginawa mo kanina. Hindi ba lalo mo lang diniin ang kapatid ko? Ito yun ang dahilan kung bakit natin ginawang witness si Megan para pahiyain siya? She deserves the humiliation. Lahat naman to nagsimula sa kagagahan niya eh. Kung hindi siya nanlandi, edi sana hindi nasangkot si Brennan sa ganitong sitwasyon. Kaya lang, yung testimony niya parang pinapalabas ng prosecutors na pinagplanuhan nilang mag-asawa na ipaligpit si Eric. Kung umabot sa sitwasyong ganun, si Megan ang ididiin ko. At pwede ko rin palabasin na tinulak niya si Brennan para gawin yun. Gaga ka ba? E di parang sinabi mo na rin na si Brennan nasangkot nga sa murder. Cassandra, ang gusto ko, ang gusto ng buong pamilya namin, abswelto siya. Linisin mo ang pangalan namin. Don't worry, my dear sister. Madami pa akong alas. Ipakita mo sa akin.
Bakit? Sino papatunay? Kahit walang patunay, Justine. Alam ko, hindi criminal si Brennan. Yanie, hanggang ngayon. Brennan pa din? Brennan na naman? Yanie, malapit ko nang makuha lahat ng meron si Brennan. Mabibili ko na lahat ng gusto mo. Mabibigay ko na lahat ng gusto mo. Itigil mo na ang kahibangan mo kay Brennan, Yanie. Nandito lang ako. Megan, are you okay? No. Iniisip ko kasi lahat ng nangyayari ngayon eh. Nang nangyayari to. Kung hindi dahil sa akin, hindi masisira yung buhay ni Brennan. Kung hindi dahil sa kagagawan ko, hindi sana ako kinamumuhian ang pamilya niya ngayon. Hiyang-hiya na ako sa sarili ko eh. Wala na akong mukhang maiharap kay Brennan. Wala akong mukhang iharap sa mga tao. Hindi ko alam gagawin. Sorry, hindi ako nakinig sa inyo. Agad, sana hindi nangyari to. Nagustuhan ko ang ginawa mo kahapon. Nakuha natin ang gusto natin kay Megan. Thank you, sir. Like I said, I never fail and I always keep my promises. Thank you, Cassandra. I'm so glad na ikaw ang abogado ni Brennan. You're part of the family now. Thank you. And don't forget the company. Malaki ang natutulong niya sa mga legal concerns ng kumpanya. Well, ginagawa ko to bilang legal counsel at bilang kaibigan ni Brennan. It's good to hear, but back to Brennan's case. Siguro hindi tayo dapat magkampante muna rito because we cannot really rely on the statement of Megan. Huwag kayong mag-alala, tita. We're already working on something new for the prosecution. Maghanda na kami, saka namin papakita sa inyo. Asahan namin yan, Cassandra. Stop blaming yourself. Nangyari na ang nangyari. But you still have a chance to fix everything. Thank you. Salamat sa inyong dalawa. Siyempre naman. Aba, tsaka tama si Josette. Hindi mo dapat sinisisi yung sarili mo. Lalo ka lang mapapanghinaan ang loob niyan. Tsaka, kailangan mong maging matatag. Para sa anak mo din, di ba? Eternity. Kailangan mong maging malakas. Tama kaya ni. Alam mo, kahit nga hindi naiintindihan ni 30 yung sitwasyon, alam ko, nahihirapan yung bata eh. Hindi ko nga alam kung paano mag-explain sa kanya dahil nagtatanong na siya tungkol sa daddy niya. Hindi ko nga alam kung tanggap pa siya ni Brennan. Megan, mahal na mahal ni Brennan si 30. Sigurado ako dun. Sigurado din ako na ituturin niya yun na bilang anak niya pa rin. Sana. Sana. Yanie, pwede mo ba akong samahan sa presinto?
Gusto kong dalamin si Brennan, pero baka hindi niya ako harapin kung wala ka. Megan, kasi dapat ikaw lang yan eh. Relasyon niya ni Brennan, ikaw lang makakapag-ayos niyan kayong dalawa. Kaya kung gusto mo siyang bisitahin, gawin mo yun mag-isa. Kaya mo yan. Dapat hindi ako kasama. Kay Brennan galang po. Ayun siya. Anong ginagawa mo dito? Han, kausapin mo naman ako. Alam ko, malaki yung pagkakamali ko. Patawarin mo sana ako. Hayaan mo itama ko yung mga pagkakamali ko. Ano bang aayusin natin? Ha? Ano bang pag-uusapan natin, Megan? Sirang-sira na ang lahat eh! Ha? Umalis ka na. Han, pag-usapan natin to, please. Wala na tayong pag-uusapan, Megan. Leave me alone. Paano yung pamilya natin? Paano si 30? Brennan! Akin pa rin si 30. Naintindihan mo? No matter what you do, kahit balibalik na rin mo ang mundo, I am the legal father of 30. Naintindihan mo? Pero ikaw, ayaw na kita makita. Miss out sila sa investigation. May isa pang taong nandun nung namatay si Eric. Sino ba yung tinutukoy mo? Myla Lumbao, freelance photographer. Sino na to? Hindi ko mo yung bibigyan. Sa lahat ng nalalaman mo tungkol sa patayan sa hotel, magsasalita ka na kapag sinabi niya. Brennan, kinausap ko ni Cassandra. Kinapatestigo niya ako para sa'yo. I'm so disappointed with you. Kala ko pa naman sa kang kaibigang maaasahan. You failed, Brennan. But it goes to show that I deserve him more than you do. Hindi ako nakikipagpaligsahan sa'yo, Cassandra.